Hello mga kapatid, so usapang NFT na naman po tayo. And for this video, gagawa natin ng review itong game na to, which is Bomb Crypto. Yes guys, so pag-uusapan natin lahat ng positive and negative dito sa game, alright? Also, ituro ko din sa inyo kung paano laruin. First, kung paano bumili ng token hanggang sa paglalaro ng game, alright? And ituro ko din sa inyo yung mga technique and kung paano tayo mas mabilis makaka-earn. Alright, pero bago tayo mag-umpisa, intro muna tayo. Let's go! Okay, so ano nga ba itong Bomb Crypto? So this is an NFT blockchain game running on Binance. So, under siya ng Binance Smart Chain. So, pwede natin i-connect yung mga MetaMask account natin. Okay, and also check din natin yung details about dito sa Bomb Crypto. So, dito muna tayo sa website. By the way, lahat ng link na kailangan nyo and mga link na i-access ko rito is isasama ko sa description. Okay, so hindi po to sponsored video. Share ko lang yung experience ko and kung paano tayo nag-earn dito sa game. Kasi malaking tulong din to para sa mga gustong mag-invest or bago pa lang sa crypto world or maraming doubts kasi nagkaroon ng bad experience sa ibang games like yung mga Crypto Blades yan, yung mga ganung bagay. So, share ko sa inyo yung experience ko but I'm not telling you na ganito rin yung magiging experience nyo. Okay, so I'm just showing what I did and how I managed to earn on this NFT game. Okay, so start na tayo. So, check muna natin tong website. Okay, so kung mapapansin nyo guys, medyo pixelated yung mga drawing nila or mga design nila which is sinasadya naman nila yun. The reason for that is sila din kasi yung gumawa ng mga games na nilalaro natin nung bata pa tayo. And ito nga guys, play to earn na to and medyo popular na nga tong game na to since marami na nga naglalaro. Marami na rin members ng channel nila, ng Discord tsaka Telegram channel. Okay, pero isa pa lang yung options dito para mag-earn. Okay, so dito pa lang tayo sa treasure hunt. Ayan. Alright, so ito nga pala yung token address nila. Pwede nyo itong i-click para ma-route kayo dito sa BSC. Or pwede nyo ring i-add sa MetaMask. Click nyo lang ito. Ayan, so ito yung mga information about sa mga nabenta na nila. Ayan, pwede nyo lang basahin. So ito yung mga game modes nila. For now, hindi pa na-activate itong mga to. Ang meron lang guys is ito nga, yung treasure hunt. So yung adventure is wala pa, pati yung battle. Itong battle is yung PvP nila. Okay, yan. Ito nga yung mga NFTs nila. Alright, medyo cute nga silang tignan and again, pixelated. Pero yun nga, sinasadya nila to. Pero they're planning to improve the UI of the game naman. Or yung design ng game. Build your staff house. So, hindi lang miner yung meron tayo dito. Pwede rin tayong bumili ng staff house. Pero medyo pricey nga lang sila. I-check natin yun kung magkano later. And itong staff house, ang use nga nito is kapag meron kang bahay and for example, apat yung slot ng bahay, pwede mong pagpahingahin yung mga pagod mo na miner and mas mabilis silang mag-regenerate ng stamina. So yan, ito nga yung battle mode which is wala pa. Roadmap, so kayo nang bahalan mag-check kung ano yung roadmap nito. Pasasadaan lang natin to ng mabilis. Alright, so tokenomics, ito nga. So nag-start na nga yung game. So they have already launched the game. I don't know, pero parang more than a month na ata or a month na. So it's been running na for a while. Pero I just found out this game like last week. Yan. So ito nga guys yung mga developers or yung team na nag-create na itong game na to. So kung makikita nyo guys, sobrang dami ng information nila dito sa portfolio nila. Kasi they have created a lot of games nung bata pa tayo. Like yung Tank. Kung naalala niyo yun. So, mamay makikita niyo yun. Ito si Lam Ho, yung founder ng game. And kayo na bahala magbasa na ito kasi sobrang haba na ng mga accomplishment niya. Okay, so dito pa lang makikita na natin na legit tong game na to. And for me personally, I can assure na hindi to rug pull na game or scam na game. Kasi, obvious na obvious din. Tsaka sa dami ng teams nila and sa yung name pa lang ng ng creator nila is sobrang reliable na. Alright, so ito na nga guys, yung Sense Park. So sila yung nag-create ng a total of 40 plus na games. Okay. Ito nga, marami silang staff. Global hit. Okay. And founded on 2011.
So matagal na yung SenseSpark na company, and as you can see below, ito yung mga games na popular games na kinereate nila. Okay, so ito pa nga, makikita nyo kung gaano karaming investors nila. So, kayo nang bahalang malunod kung alin dyan yung mga alam nyo at alin yung mga hindi nyo familiar. Pwede nyo yung i-research isa-isa. Ito pinakasikat yung Karja. So, sila rin yung gumawa ng ano, ng DeFi Pet. Yan. Okay, so, yan. Search nyo lang to. Pero dito pa lang sa mga investors and partners nila, masasabi na natin na big time tong, ano, tong NFT game na to. So ito nga yung mga links sa community nila, so you can click on it naman isa-isa para mag-route kayo dun sa mga channel nila. So meron silang Telegram, Facebook, Medium, Twitter, Discord, and TikTok. Okay, so napasadahan na natin tong main website. So paano tayo maglalaro? Syempre kailangan nating i-register muna yung ano natin, yung Bcoin, which is yung current currency na ginagamit nila sa game. So siguro alam nyo naman kung paano i-connect yun sa MetaMask nyo. Click nyo lang tong add to MetaMask nga kanina. Yan. So once na ano yan, click nyo tong click here. And then yan, add token. So once na ma-add na yung token na yan, makikita nyo na yan dito. Yan, zero kasi yung sa akin. Yan. Pero ito, yan, makikita nyo, Bcoin 2.67. So once na ma-add nyo na siya, pwede na kayong bumili ng token sa ano, sa Pucoin or PancakeSwap. So kayo na bahala mamili kung saan kayo magko-convert. And papasok na tayo dito sa ano, sa white paper muna nila. So check muna natin kung paano yung gameplay ng laro. Pasadahan lang natin ng mabilis and share ko lang yung mga information na mahalaga. Okay, so ito yung mga ano nila, mga characters nga nila. And kung makikita niyo sa gilid, meron silang mga skills. Yun nga guys, so lahat ng characters dito is merong mga skill. So depende sa mga skill na makukuha mo is yung effectivity nung miner na meron ka. So ito yung total ng mga ano nila, ng mga NFTs nila na meron. Okay? So meron din pala silang rescue hero. So makikita nyo dito yung parang cage. And so once na nagpunta kayo dito sa ano nga, sa treasure hunt, may chance. Ang sabi dito is 1% chance lang as far as I know, na lumabas tong ano, cage or yung rescue hero. So itong cage na to, once na makita kayo nito and mabasag nyo to, automatic may makukuha kayong rescue hero. So katumbas yun ng isang NFT din. Okay, so para kayo nakalibre ng isang hero or isang miner. So once na ma-unlock nyo yun or magkaroon kayo ng miner, makikita nyo yun dito. Yan, dito rescue hero. Makikita nyo dyan yung mga miner na makukuha nyo dito sa ano, sa treasure hunt. Okay, so binibigyan ko lang kayo ng overview kung ano yung mga pwede mangyari sa treasure hunt. Ayan, so ito nga yung sabi, once na ma-access nyo yun, makukuha nyo na siya and meron kayong free. So magkano rin yun? 600 plus din ang isa. Alright, so ito by hero, pwede ka rin bumili ng miner mo. So yung miner nga is yung ginagamit natin para makapagmina ng mga bomba. So currently meron akong 15 na miner. So ikwento ko sa inyo kung paano ako nagkaroon ng 15. So meron ka lang 2 options para bumili ng miner. Let's see here. So dito sa shop, pwede kang bumili ng times 1 lang. Pero pag pinindot mo tong times 1, times 10. So dalawa lang yan. So isa or kaya 10 yung pwede mong bilihin. So anong difference nun? So pwede ka naman bumili ng isa-isa lang. Pero ang masakit lang dun is yung gas fee. Kasi nga, every time na nag-mint ka ng hero, gumagastos ka ng gas fee. So magkano din yon? 20 to like 30 pesos din per ano, per opening. So kung makasampu ka, 400 pesos, sayang din yon. So kung ano ka naman, kung may budget ka, pwede kang bumili ng 10, kailangan mo lang is 100 Bcoin. Pero kung ano, limited lang yung budget mo, pwede kang bumili ng isa-isa lang, 10 Bcoin lang yon. So magkano nga ba yung Bcoin? As per dito sa ano, Pucoin, yan, so 65 pesos siya. So ako, for my experience, bumili ako ng Bcoin around 100 pesos pa siya. So ano pa siya, a week ago. And then, bumili ako ng dalawa, so gumastos ako ng 2,000 pesos. So bumagsak yung token, gawa nung parang nagkaroon ng update na matagal na hindi nakapaglaro yung mga players. So marami nag-sell or mga whales nagsialisan. So bumagsak ng 50 pesos yung token, and then by that time bumili ulit ako ng dalawang miner pa. So yung dalawang miner na yon, bali apat na sila,
nakapag-generate sila ng 10 Bitcoin sa at least mga a week. Sobrang tagal kasi puro common yung nakuha ko. So, ganun lang siya guys. Sa experience ko, medyo malas ako kasi puro common yung nakukuha ko. Tapos nung nakapili na ako ng isa pang character or miner, nag-decide ako na mag-invest na ng marami. So, ang ginawa ko is nag-alat ako ng 6,000 pesos para bumili ng 10. Since nung time na yun is 60 pesos yung token or yung Bitcoin. So, yung 10 Bitcoin is around 6,000 pesos during that time. Pero if ever nabibili kayo ngayon, check natin kung magkano siya. Ayan, so 6,580 pesos. So, mag-alat na kayo ng mga 200 pesos pa para sa gas fee. Para ma-meet lahat yun. So, yun nga. Kapag meron na kayong ganito, nakapag-convert na kayo, ang gagawin nyo lang is makikita nyo yung dito sa taas na nandito na yung 100 Bitcoin nyo. And then, punta lang kayo dito sa shop. And then, select lang kayo dito and then buy. And then once na nag-buy yan, lalabas yung option dito sa MetaMask na confirmation ng purchase nyo. Okay? So once na matapos yun, may instances guys na hindi siya lalabas dito sa Heroes. Hindi siya makikita rito. So madalas yun mangyari. Pero madali lang yun guys, huwag tayo magpanic. Gagawin lang natin is pupunta lang tayo dito sa treasure chest sa taas. And then andito lang sila guys sa Rescue Hero or Hero Rescue. Makikita nyo dyan 10. So, ganun lang naman. Tapos, click nyo lang tong claim and then gagastos ulit kayo ng gas fee. And then, makiklaim nyo na sila lahat. Kasi yung iba na nangangamba kasi hindi nila makita yung mga minimint nila na hero. So, andito lang yun sa taas, guys. Makikita nyo lang dito sa Rescue Hero. So, hindi nyo pa rin sila makita dyan, refresh nyo lang yung page. Pero kung matagal nyo nang hinihintay and then wala pa rin talaga, then that's the time na pwede kayo mag-report dun sa channels nila. Meron namang mga information dito sa mga Telegram tsaka Discord channel nila on how to report para ma-retrieve yun. So far, yung mga developers naman is mabilis mag-take ng action. So, yung mga nawawalang Bitcoin or nawawalang hero is madali nilang nare-retrieve once na nagkaroon silang maintenance. Okay, so yun nga, currently, meron na akong 15 na hero or na miner. Pero meron akong isang miner na malakas, which is yung super rare nga. Ito nga siya. Ayan. So, ito lang yung pinakamalakas kong miner. And then, the rest is puro common na. Okay? Pero kapag ganito yung lineup mo, for me, nag-earn ako ng 10 Bitcoin per day. Yes, guys. So, magkano yung 10 Bitcoin per day? Ayan. So, nag-earn ako ng 658 pesos. Ayan. Sa isang araw. Sa paglalaro ng netong ng BAM Crypto. So, paano to laruin? So, ang gagawin lang natin guys, since meron na kayong mga hero, for example, nakabili na kayo, syempre yung mga ang ginagawa ko dyan guys is, sa una, syempre puno lahat yan. So, i-work mo lang sila lahat. At, eto nga, may tatlong option na tayo dito, bagong labas lang to. Ayan, pag pinindot mo yung work sa mga yan, and makikita mo naka-highlight na sila ng light yellow. Ayan, pwede mo silang ipindutin to work lahat. So, huwag muna natin pansinin itong stamina. Ayan. So, once na ilagay nyo sila lahat sa work, pwede na tayong pumunta dito sa treasure hunt. Ayan. So, kung makikita nyo guys, ayan, so lahat sila nagtatrabaho. And yung iba sobrang bagal, yung iba mabilis. Kasi nga puro commoner. Pero itong yung pink na na palaka. So, yun lang yung pinakamalakas. And nakakapagtanim siya ng tatlong bomba in one instance. So, siya yung pinaka nagbubuhat dito sa akin and siya yung madalas makabasag ng mga box or mga mga imamine natin. So, paano tayo nag-earn dito? So, hindi lahat ng nakikita nyong box dito na brown guys is mag-earn ka ng Bitcoin. For example, itong mga brown na box na hindi nila pinapansin, yun yung mga least priority nilang basagin and wala kang makukuha doon. Okay? So, ang meron ka lang na makukuha is, for example, itong violet or maroon. Sorry, colorblind ako. Hindi ko alam kung anong kulay ito. Purple ba ito or what? Sorry. Ito yung isa, yung gold. Ito yung pangalawa sa pinakamataas. Meron din dito parang light brown. Ito, yung nasa gitna. Makikita niyo yung mouse ko.
nasa gitna natin dalawang brown na to. So itong light brown or yellow, may ma-earn ka rin dito, pero ito yung pinakamababa. So, meron din yung blue. So yung blue na box or yung blue na chest, yun pala yung term dito, chest. So yung blue na chest is yung pinaka mataas, and as far as I know, parang makakuha ka ata doon ng 0.3 na Bitcoin once na mabasag mo yun. Okay? So yun lang gagawin nila, pinaprioritize nilang basagin yung mga yung mga chest na may ma-earn ka. Okay, so kung mapapansin nyo sila, yung mga lakad nila is hindi nila pinapansin talaga yung mga bato lang na walang silbi. So inuuno nilang baragin yung mga may kulay. So once na ketchup na sila lahat or mababasag na sila lahat, tsaka nila ngayon ipaprioritize yung mga bloke, yung mga walang silbi. Alright, so ganun lang siya, and yung stamina na ito guys is nakukonsume every time na may tinatanim na bomba. Yes guys, so kapag naglalakad-lakad lang, kunyari itong balbasarado na ito na nasa gilid. So kapag hindi yan naglalagay ng bomba, hindi nababawasan yung stamina niya. So kapag syempre mabilis ka maglakad, mas mabilis ka maglagay ng bomba. So yun yung mas nakakadrain ng stamina. Pero it doesn't mean nga na kapag naglalakad ka is nababawasan yung stamina mo. So ang makakakonsume lang ng stamina is every time na nagtatanim ka ng bomba. So as you can see guys, ito, kung makikita nyo yung yung super rare ko na character or na miner, is natulog agad siya. Yes, kasi nga guys, tatlo yung bomba na nalalapag niya sa isang instance. So mas nakaka-consume yun ng stamina. Okay? So yan, so ganito lang siya. Makikita nyo dito kapag may ZZ na sa taas, ibig sabihin, ubos na yung stamina niya. Automatic siyang nag-i-sleep or nagre-rest. Pero itong mga to, mga active pa kasi nga, bagal nila magtanim ng bomba. Okay, so yun, kung makikita nyo yung may tumatalsik, yan o, may nakikita kayong coin na pumupunta dito sa chest. Yan, so makikita nyo, 34.29 to. Yan. So, check natin kung magkano yung ma-earn natin dito sa map na to. And the good thing about this guys is, once na maubos tong mga chest dito sa map, it doesn't mean natapos na yung araw mo. Hindi pa guys, hanggat may stamina ka, lapag ka lang ng lapag. And once na maubos to, pupunta ka lang sa iba pang map na may bago na namang set na mga chest tsaka mga bato na babasagin nila. So unlimited dito yung earnings. Syempre depende na lang yun kung gano'ng kabilis mapagod yung mga yung mga bomber mo, or kung gano'ng sila kabilis mag-generate ng ng stamina. Yan. So since wala na silang mabasag, yan na, binabasag na nila yung mga walang silbi. So makikita nyo guys, once na sumabog yung mga bato na yan na brown, walang napupunta dito sa chest kasi nga wala silang Bitcoin sa loob. Syempre mas maganda yung makukuha nyong miner or hero, mas mabilis kayong mag-earn. So ako malas pa ako ng lagay na to kasi nga isa lang yung yung may rare na character ko na miner. Pero marami ang marami ako nakikita sa mga channel natin, mga Telegram, na nakakuha ng dalawang rare or legendary or what not. So kapag ganun yung makukuha mo, of course mas mataas yung magiging earnings mo. So, game of luck din tong laro na to. So, dun pa lang sa minting part, hindi ka pa nag-i-start maglaro, malalaman mo na kung marami kang ma-earn or hindi. Pero guys, meron din namang may options or meron ding instances na walang nakukuwang rare yung ibang players na nag-mint. So, yun nga, pag ganun, malas ka lang talaga. And, ipot ka na lang ng pang-mint ulit. Pero it doesn't mean na wala ka na ma-earn na Bitcoin nun. Kahit kinsing lang yan, miner na meron ka, meron ka pa rin namang ma-earn kahit papano. Hindi naman ibig sabihin nun wala ka na talagang kikitain. Okay, so paano yung technique na ginagawa ko rito? So once na kunyari itong yung super rare ko na character is meron pang stamina for example, and then mababasag na lahat ng mga may pera na na treasure. So ang ginagawa ko doon is pinapatulog ko na siya. Yes guys, kasi hindi worth it na baragin niya yung mga bato-bato na wala ka namang kikitain kasi nga malaki yung damage niya eh. So yung malaking damage na yon, dapat ipo-focus mo lang sa mga matitigas na chest, which is yung blue, yung violet or yung purple, tsaka yung gold. Pero kapag kunyari mababarag na yung mga ganong chest or konti na lang yung HP nila, makikita nyo naman yung bar na green dun sa mga box eh. For example ito, halos wala na siyang HP. Ibig sabihin, mababarag na yan. So once na mangyari yun, pwede mo nang patulugin muna
yung ano mo, yung miner mo na ano, na mataas yung rarity. So yun lang yung ginagawa kong diskarte, guys. And then once na lumabas na yung new map, syempre may bagong set na naman ng mga box na babaragin mo or na chest. So gigisingin mo ulit yung ano mo, yung mataas na rare mo. Last hit na siguro to. Yun. So yan, kung once na mabasag niyo na lahat, lalabas tong ano, congratulations. So once na lumabas tong new map, click mo lang to. Ayan, so new set of map na naman. So ito yung sinasabi ko sa inyo na chest na blue. Ito yung pinaka ano, matigas sa kanilang lahat. So pangalawa sa matigas is tong yellow or gold or kung ano man to. And then tong purple or violet. So the rest, butaw na. Except dito sa parang kahoy na ano na chest or wooden chest. So ito yung mga button makikita nyo. So, walang halaga yan. So kapag ganyan, gigisingin mo ulit yung mga rare mo na ano na NFT para basagin yung mga matitigas. And then once na mamamatay na or mababasag na sila, patulugin nyo ulit. So yun ang ginagawa kong diskarte. Nasasayang kasi kung ibabasag mo lang sa mga bato na walang kwenta yung ano, yung bomba ng rare. Alright? So ganun lang nang ganun yung gagawin natin. So far, ito, pang ano ko na, pang fourth day ko na naglalaro using yung 15 total ano ko na, NFT. And ayan nga, kung makikita nyo, 35.14, nasa gitna pa lang ng araw. So by the end of the day today, sigurado naman ako na ma-earn ko tong ano, 5 pa na natitira. So konti na lang yan, guys. And yun lang, ganun lang yung ginagawa natin araw-araw. So share ko lang yung pros and cons dito sa game. So ano yung positive side? So ang positive side nga rito, guys, is ano nga, kilala nga and known yung mga developers. So sureball tayo na hindi ito mararagpull or whatnot. And safe na safe to kasi yung token nila is nakalock naman din yung contract. So paano natin yan malalaman? So diba dito sa website nakita natin yung ano, yung token. And so pwede nito i-click and then dito sa BSC scan, punta lang kayo dito sa contract. Sa baba, yan, may check. So ibig sabihin na sa contract yan. Ayan, kapag may nakita kayong mga gantong code, ibig sabihin naka-contract yung ano, yung token. So ibig sabihin hindi madaling makuha or ma-out ng mga developers yun. Pero I'm sure naman na hindi nila gagawin yun since may pangalan sila. So SenseSpark nga sila. So dun pa lang, sikat na yung ano, yung company na yun and reliable naman sila. Okay, so yun yung isa sa mga good thing about dito, safe yung ano natin, NFT. Pero syempre, liquid to, since crypto nga to, pwedeng tumaas or bumaba yung token anytime. May araw nga guys na ano, na from 100, biglang naging 50 pesos, something yung token. I'm not sure kung anong araw yun, basta ganun yung nangyari. Syempre, medyo ano yun, nakakatakot. Yan, no? Kung makikita nyo to, nung October 11, nasa 150 pa. So, nag-in ako dito mga around, 14, mga October 13 or 14 ako nag-in. So, nasa 100 pesos pa siya. And then, suddenly, biglang nag-ano siya, bumagsak ng 59 pesos. Isang araw lang. Or same day, yan o. So, ganun yun. Kasi nga, liquid nga siya. So, kahit naman reliable yung company, kung may mga whales naman na pumapasok at lumalabas ng game, siyempre, hindi natin may iwasan na tumaas baba yung token. Pero since then, kung makikita nyo guys, medyo stable naman yung flow ng token niya. Naglalaro na lang siya sa 60, 50 pesos, 70, yan. Doon na lang siya umiikot, which is a good ano, good thing. So parang ano na siya, umiikot-ikot na lang siya. And meron silang bagong update, yung burning mechanics. Pwede nating i-burn yung token natin, or yung ano natin, yung hero natin para mag-create or mag-upgrade ng mga hero pa na iba. So hindi ko 'yun gagawin since 15 lang yung ano ko, yung hero ko. So 'yun yung maximum na pwede mong isa lang. Pero it doesn't mean na ito na yung pinakamarami na pwede mo sa isang account. So kahit meron akong 15, for example, pwede pa rin akong bumili ng 10 dito, walang problema 'yon. So ang total na lalabas dito is 25. Ang problema nga lang, yung 10 extra, hindi mo malalaro. So pwede mo silang i-deactivate. So once na naka-deactivate yung mga hero na hindi mo ginagamit sa pangsalang, hindi sila magre-regenerate ng ano ng stamina. So gaano kabilis mag-regenerate yung stamina natin? Meron akong chart dito. Wait lang.
And so ito yung chart natin. So for example, yung stamina mo is 3. Normally 3 yung stamina eh, kapag common, 3 or 1. Kapag ganun, every 5 hours, tsaka na po-full yung stamina niya. Yan. So sa case ko, check ko lang tong ano, super rare. So itong super rare ko is 8 yung ano niya, 8 yung stamina niya. So kapag 8 yung stamina, yan, 13 hours and 20 minutes bago mag-full stamina. Pero ang ginagawa ko guys, hindi ko hinihintay na mapuno yung stamina. Kapag nag-green na yung ano, yung bar. So kanina nung nag-start tayo, nakita niyo naman na may green na bar. Yan, so lahat sila pula ngayon kasi exhausted sila. So once na makita ko na may green na bar na doon, sinasalang ko na agad sa work. Kasi sayang kung yung iba full na yung stamina, hintayin mo yung iba. Okay? So mas maganda kung hindi pa full yung stamina, isalang mo na sila. So ang hindi naman masyadong maganda dito sa game is number 1, yung stability ng server nila. Okay, so walang araw na hindi ako na-disconnect or hindi nahirapan ako mag-access. So laging nangyayari 'yon. For example, mga gabi, pagdating ng mga 6 PM onwards or something, nahihirapan na tayo maka-log in. So swerte lang tayo ngayon kasi medyo smooth yung server nila. Kasi hapon na. So sa ibang bansa is ano pa, parang gabi or madaling araw pa lang. So once na mag-meet yung dalawang ano time zone, yan. So doon na nag-i-start yung lagging, nahirapan tayo mag-log in. Maraming issue talaga guys, sinasabi ko sa inyo. So expect nyo yun, lalo na kapag sasali kayo dito. So it's up to you to decide kung gusto nyo talagang magtuloy-tuloy dito sa game or mag-invest. Kasi nga, yun nga, mahirap mag-log in minsan. So may isang araw na, isang buong araw ka na hindi nakapag-log in. So kung nag-earn ka ng, for example, 10 Bitcoin sa isang araw, diba? So sayang yung 10 Bitcoin, 600 pesos yung mawawala sa'yo. So yun yung negative dito. Pero yun nga, yung good thing nga dito is mabilis ngang mag-take ng action yung mga developer and yung mga mods, tumutulong din sila para ma-sort out yung issue. For example, dito sa ano sa Telegram, ito yung Telegram Philippines. So mga nagpipin sila ng ano ng comment about ano kung paano maayos yan. Kunyari ito, clear cache, go to MetaMask, yan, change your network to ETH. Kasi nga kaninang umaga halos hindi tayo maka-access. So mula madaling araw, alas 5 hanggang alas 10, hindi tayo makapaglaro. So nakapag-login ako successfully mga alas 11 na or alas 12 na ng tanghali. Kaya medyo matagal yung earnings natin ngayon. So yun yung i-expect nyo pag sumali kayo dito sa game or pag naglaro kayo na hindi pa talaga stable na masasabi natin tong NFT. So out of all the NFTs na nalaro ko, itong BAM Crypto yung pinaka hindi stable. Pero syempre experience ko lang yun. Alright? Pero syempre, sinishare ko lang sa inyo yung honest opinion ko about this game. So yun yung isa sa negative. Number 2 is yun nga yung time. Okay, so kapag ano, busy tayo or may work tayo or something, mahihirapan tayo dito. Kasi nga, kunyari for example, yung mga commoners lang yung mga characters mo, mabilis silang mag full stamina. So hindi mo siya mamamaximize kung i-access mo lang siya every day or once a day or twice a day. So yun nga, pag twice a day lang, matagal earnings mo. Pero kung marami kang time, for example, work from home ka or wala kang work or student ka pa lang, anytime pwede mong ma-access yung website or something. Syempre kapag ganung bagay, advantage sa itong game. Pero yun nga, yung downside niya, kapag busy person ka, hindi mo ma-access tong game. For example, bawal yung cellphone sa work mo or something like that, mahihirapan ka dito. Kahit matsabihin natin na okay yung game or okay yung earnings, kung hindi mo naman siya ma-access, hindi mo ma-maximize yung full stamina nung NFT mo or yung miner mo, lugi ka pa rin, di ba? So, me, lucky lang ako kasi work from home ako and then na-access ko yung game anytime through my phone and then may laptop ako na hiwalay. So, doon, pwede ko silang ma-monitor anytime. Yun lang naman. Yun lang yung dalawa kong negative dito sa game. Yung time management nga, tsaka yung yung issue lang sa server. Okay, sobrang dami lang issue ng server talaga. Minsan nakaka-bad trip and nakakabahala din. So once na nangyayari kasi yung mga ganong issue, kunyari yung server hindi ka maka-log in,
totally talaga lahat ng player hindi makalogin or something like that, ang dami nag-out or nagti-TP. So indication nun, bumabagsak yung value ng token. Okay, so syempre nag-generate yun ng fear, diba, ng food, uncertainty and doubt. So diba, mga ganong bagay, which is hindi maganda, diba. So yun lang yung parang negative. And also, dagdag ko lang is yung claiming, for example, ng rewards mo. For example, ito sa akin, bago ka mag-claim ng rewards, check ka muna sa mga social media accounts nila, like yung Telegram tsaka Discord. Kasi maraming instance, okay, sabihin na natin 50% or something like that, hindi mo ito makiklaim ng ayos dahil nga hindi stable yung server nila. So kapag ganun, magtanong ka muna sa mga tao kung meron na bang nakapag-claim or successful ba yung claim nila or what na. So kapag ganun yung sagot ng mga tao na response nila na na may issue sa claiming ng rewards, so wag ka muna mag-claim. Okay, so yun yung downside nun. Maraming issue na sa claiming ng Bitcoin. Pati dito sa Hero Rescue. Actually, parang isang linggo ata itong hindi mo pwedeng i-claim. Kasi pag kinilay mo, mawawala. Pero good thing naman sa devs is nare-resolve nila yon. Yung mga nawawala, nare-retrieve naman nila. Pero I don't know if 100% is nare-retrieve na nila. So yun lang yung isa pa sa mga mga negative side dito sa game. Yun nga, sa conclusion lang, okay yung earnings dito. For me, considering na 14 yung butaw ko na character, pero despite of that, nakakapag-earn pa rin ako ng 10 Bitcoin per day gawa ng isa kong super rare. So hindi mo alam kung ano yung rarity na makukuha nung sayo kapag nakakuha ka ng legend or super legend, which is yung highest rarity. Edi sure ball na ka na. Mabilis yung ROI mo. So computation lang for me, for example, mag-start ako ng Bitcoin, nagastos ko is around 8,000. So since 10 Bitcoin yung na-earn ko per day, so divide natin sa 600, 50, sabihin natin 65 pesos yung Bitcoin. So 9,000 divided by 650. Ayan, so 13 days or 14 days, 2 weeks lang yung ROI ko, guys. So ganun yung ROI dito normally talaga. Okay, so for example, invest ka ngayon, 6.5. And then kung mag-earn ka naman ng 650 per day, kung 10 yung Bitcoin na makukuha mo, diba? So ganun lang din. Ayan, 10 days. So ganun normally yung ROI dito. Hindi naman matagal or buwan. Except na lang talaga kung kunyari 15 or 10 10 common yung makukuha mo. So yun, medyo masaklap yun. Alright, pero try and try lang. Okay, so it's up to you naman din to decide kung gusto mo mag-invest dito or hindi. Pero yun lang yung experience ko. And yung mga techniques din, yun nga yung sa stamina nung super rare or kung may mga rare ka. Kapag mababasag na, wag mo nang pagtrabahuhin, pagpahingayin mo na lang. Hayaan mo na yung mga butaw na common or yung bumasag sa mga bato. So isa yun sa mga the best na technique para matipid natin yung stamina. Okay, so yun lang naman, guys. I hope na may natutunan tayo sa video na to. And yun lang, ang gagawin lang natin is hintayin lang natin tong hero na may lumabas na green dito, and then tsaka mo lang pagtrabahuhin. Yun ang gagawin natin araw-araw. Good thing naman is marami pang mga updates na ilalabas yung game. Like tong adventure tsaka yung battle na medyo excited naman tayo doon. So dito sa house, kapag bumili ka niyan, makikita mo yan, 720 Bitcoin. So hindi natin afford yung mga ganyang kalalaking house. Except na lang talaga kung marami kang pera. Okay, so ganun lang siya. And yun nga, kapag may house ka, mas mabilis kang mag-regenerate ng stamina. So makikita niyo naman yan dito yung charge. So yan, 2 per minute. So ibig sabihin na 2 stamina per minute yung mag-regenerate kapag ganito yung binili mo na tiny, 720 Bitcoin. So, ganun lang yung calculation na ito. Pero for me, hindi ako bibili nun since masyado siyang mahal and ayoko masyado mag-commit sa isang NFT game. So, dun tayo sa maliliit lang na investment pero maraming NFT na nilalaro. Okay, so yun lang naman, guys. I hope na may natutunan tayo sa video na to. Please like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para lagi tayong updated sa usapang Play to Earn. So yun lamang po, maraming salamat. God bless, and I see you on the next video. Peace!